Good morning po mga kabuknoy. So late po tayong gumising ngayon dahil wala naman pong trabaho. So ayun, pinasaran na rin po yung pinagtatrabahoan ko. Isang buwan, no work, no pay. Pero kailangan po nating sumunod dahil para din po sa ating kapakanan. Although nakakalungkot lang po kasi syempre yung mga pamilya po tayong umaasa. Yun, may mga kapatid sinusuportahan, yung mga iba nga, yung mga anak na iisa lang yung pinagkukuhanan ng pang-araw-araw nilang gastusin. Tapos ito nga po yung nangyari. Napakalaking perwisyo po sa lahat. Pero wala po tayong magagawa dahil yun nga po, wala naman pong may gusto na may mga taong magkasakit, may mga taong tatamaan ng ganitong kung saan mang lupalop po ito nang galing. Ang tanging magagawa lang po natin mga kabuknoy is magkaisa po tayo para manalangin po sa Panginoon, dahil alam naman po natin na ang Panginoon po ang pinakapangyarihan sa lahat, at siya lang din po yung may kakayahan para mapuksa po o mawala na yung sakit na tinatamasa natin sa ngayon. Manalangin po tayo. At mag-ingat po kayo. Hanggat maaari po is huwag na po kayong palabas-labas pa ng bahay. Wala naman po kayong importanteng gagawin or bibilhin sa labas. Ganun. So, yun nga po. Tsaka mag-vitamins po. Maghugas po lagi ng kamay. Mag-alcohol, sanitizer. Tsaka kumain po kayo ng masustansyang pagkain. Siguro po ay ikot-ikot na lang po muna tayo sa kanya-kanya nating tahanan. Gaya nga po ng sabi ni Tatay Digong na baka may part pa po sa bahay natin na hindi pa natin napupuntahan. Yeah, so yun. Sana ay magkaisa po tayong lahat na magkaroon po ng disiplina sa sarili natin. Huwag matigas po ang ulo kung ano po yung ipinatupad. Kailangan sumunod po tayo dahil para sa atin din po yun. So yun nga mga kabuknoy, huwag pairalin yung pagiging mainitin ng ulo natin. Ganto na nga po yung nangyayari, tapos pipilit mo pa po yung gusto mo, diba po? So yun nga, actually di pa po ako nakaka-uwi, nasa boarding house po kasi halos wala pong mga sasakyan. Ganun. Naawa din po ako sa mga katrabaho ko. Malalayo pa po yung lugar nila. Kaso, yun nga po, wala na pong masakyan. Hindi na po sila pwedeng umuwi. Kaya, stay lang po dito sa boarding house. Ang masakit po kasi is, saan naman sila kukuha ng
isang buwan na kain, ganun. Tsaka, syempre, may pamilya po, may mga anak, ganun. Nakakaawa lang po. Pero, kaya po natin to. Sana po ay malampasan natin itong pagsubok na to. Dahil alam ko po na, at alam po natin lahat na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So, yun nga po mga kabuknoy. Pinasara na rin po yung pinagtatrabahuan namin. So, ngayon po ay hihingin po natin kung ano po yung magiging reaction po ng isa nating kasama, isa ko pong kasama sa trabaho na may asawa at anak pong umaasa po sa kanya. Magandang umaga mga kabuknoy. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking problema. Natuloy na po na nagsara ang aking trabaho dahil sa ipinatupad ng lockdown na ating malap presidente sa buong Pilipinas. Sobrang hirap po mga kabuknoy dahil di ko po alam kung saan po ako kukuha ng pang-araw-araw ng aking pagsuporta sa aking pamilya. At napakahirap po mga kabuknoy. At di ko po alam at kung sino ko pong aking lalapitan. At aking pamilya po ay malalayo po sila at wala rin po silang mahingi po ng tulong. Dahil hindi ko po alam kung saan ako kukuha mga kabuknoy. So, yun nga po mga kabuknoy. Hindi na po mapigilan ng ating kabuknoy na si RJ yung maluha dahil siyempre sa bigat na po na pinagdadaanan ng bawat Pilipino ngayon. Although hindi lang naman po siya yung nakakaranas po ng ganito. Marami din pong iba dyan. Pero kasi ang masakit po kasi is malayo po siya sa anak tsaka asawa po niya. Kaya yun po, yan, naiyak na lang po siya. Kaya payo ko na lang po mga kabuknoy na sama-sama po tayong manalangin na sana po ay malampasan po natin lahat ng ito.